Hello guys, it's me again. Alam niyo pa guys, medyo sad ako ngayon. Kasi kahapon, naikwento ko nga dun sa isang video ko na nakawa na 'tong subscriber na ako. Kasi nasa 111 siya, tapos may notification pa sa akin yung YT na congrats na you hit 100 first 100 subscriber. Hindi natuwa naman ako, guys. Ayun ang ginawa ko. Siyempre, excited ako. Ilan ako siya. Nag-upload nga ako ng video na happy 100 subscribers. So, diba? Tapos, guys, alam nyo ba? Kakainis. Pagtingin ko ulit, guys, naging ano na siya. 96 ata yun. Or 94. 94 pa nga. Tapos nagtaka ako, bakit kan problema? So ngayon guys, ganyan talaga mangyayari. Katulad ko nag... hindi mo na inalam kung anong dapat gawin kapag ka nagawa ng YouTube channel, guys. Ganun. Nabiktima ako ng ganyan. Kaya yeah, guys, panoorin nyo to kung anong gagawin nyo kapag ka magbabala kayong gumawa ng YouTube channel. Kasi masakit din kaya yung... Alam niyo na na ano, na ang subscriber mo ay ganto na tapos bilang bababa. O di ba? Nakakainis, nakakasad. Eh guys, ito sasabihin ko sa inyo. Ang unang gagawin niyo kapag kayo ay magbabalak kumawa ng YouTube channel, kailangan mag-search muna kayo sa YouTube. Search mo kung ano mga guidelines. Ano mga pwedeng gawin kapag kayo ay gagawa ng mga ng YouTube channel at saka mga anong kailangang gawin sa video, kung anong hindi dapat kapag mag-upload ng video, ganon. Kasi hindi ko kasi ginawa yun guys, basta na lang ako nag-upload tapos may mga bawal-bawal pala. Tapos magtanong din kayo sa mga meron ng mga YouTube channel sa mga kaibigan nyo. Ganon. Ganon ginawa ko guys. Kasi nagtaka talaga ako. Tanong ako sa mga kaibigan ko. Ganon. Nalaman ko pa rin guys na pati sa comment, yung mga emoji na yan guys. Bawal din pa rin guys. Eh, mga heart kung ano mga ano. Eh naku. Ganon din ginawa nila sa akin guys. Ganon sad diba? Ngayon, kahit pa paano, may natutunan naman ako. Kaya, dapat iwasan yun, guys. At saka, guys, katulad kasi natin mga baguhan, syempre, nag-ano tayo na, madagdagan naman yung subscriber natin. Ngayon, nabanggit ko dun sa isang video ko na sa TikTok na, ano, yung about na sub to sub. Pangit yun, guys. Naku, hindi nakakatulong yun. Yung pa yung magpapahamak sa iyo. Kasi may mga friends din ako, kasi ako dun guys, na nagme-message sa akin na mag-sub daw kami, ganyan. Tapos, ngayon, edi, syempre ako gano'n naman. Tapos, iba pa nga guys eh, subscribe lang. Hindi na ninawin na watch yung mga video mo, bawal din pala yun. Ganun guys. Kaya huwag nyong gagawin yun. Mag-iingat kayo kung sino pagtiwalaan nyo guys ha. Yung gayaan yung mga sub to sub na yan. No. Kasi na-experience ko yan guys. Akala ko kasi okay. Bawal pala yun. Oh, kainis. Hindi ko naman kasi alam yun guys. Now you know. I know na kasi na bawal. Kaya yun. Pero guys, kung maka-experience kayo ng yan, okay lang. Tuloy nyo pa rin. Huwag kayong ma-discourage. Basta kayong masaya. Okay lang. Kung ayaw ko nilang mag-subscribe sa'yo, okay lang din. Huwag mo na lang silang balatuhan kapag na-reach mo yung naka 1,000K ka na. O, di ba? Huwag mo silang balatuhan. Hoyo sila sa'yo. Ganun, guys. Basta iwasan nyo lang yung mga ganung mga bad comments or mga emoji. Tapos yung mga copyrights. Sa mga sounds or music, mga video, guys. Bawal din yun. Hindi ko alam, baka may video din akong meron akong na-viol ka. Siguro may bawas. Pero, okay lang. At least, may natutunan tayo, di ba? Sabi nila, pag di ka magkamali, wala kang matutunan. Ganun. Kaya, lesson learned din.
Pero tuloy pa rin ako mag-video-video, guys. Huwag niyong kalimutan i-like or yung mga hindi nag-subscribe, mag-subscribe naman kayo. Huwag niyo namang i-unsubscribe, guys. Baka naman, huwag kayong tumula dun sa iba, ha? Thank you for watching. Bye!